Ay, narinig niyo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Nagdadrive yung tatay ni Boy Bastos nang biglang may humampas na malaking titi sa windshield. Sabi ni Boy Bastos, "Tay! Tay! Ano yung humampas sa salamin natin?" E di siyempre, yung tatay, para hindi madumihan ang isip ng anak, sabi niya, "Ay, naku anak, wala. Langaw lang yun." Sabi ni Boy Bastos, "Tangin ang langaw yan. Ang laki ng titi." Sa isang siyudad na may 12 milyon residente at libo-libo ang walang trabaho, nagiging desperado ang mga tao sa paghanap ng paraan para kumita ng pera. Para may mapagkain sa kanilang mga pamilya ay kumakapit sila sa patalim, naghahanap buhay sa maling gawain. Ngunit hindi lahat ng masasamang loob ay gipit o walang choice. May ilan na may nana ang kanilang hanap buhay, hindi sila laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Well, hindi lahat magaling. Okay lang po, Kapaing. Eh, mas malang talaga yung pakiramdam ko eh. Kung wala akong lagnat, binugbog ko yung babae na yun eh. Babae, bumugbog sa'yo to? Tay, tay, huwag nyo naman lakasan, baka mamaya marinig pa ng iba eh. Ano? Napaka-defensive mo? Eh, bumalpak kayo, di ba? Wala kayo na pala. Oh, asan? Ikaw, Toto, pag nagpapabugbog ka, pag sinusuntok ka, hablutin mo yung relo. Ayaw! Kusisi pa ka! Yung sapatos ang ablutin mo! Ikaw naman, kung tatakbo ka, mang-ablut ka kahit anong pwedeng ablutin. Sombrero, wig, o kaya hairpin. Kaya lang hindi abot. Oh, nabalot. Tubahan nyo na yung mga yan. Huwag nyo itatagalad, ha? Sisira yan. Balot! Oh. Mukhang tiba-tiba kayo ah. Mga brand new yung mga yan, Tay. Nasipat namin sa QC. Ayos! Ayos, ayos! Mga brand new lang yan, gilid ang QC. Eman! Oh, sila gayahin ninyo, sila balot! Sigurado sila na naman ang pinakamalaking dilihensya. Kayo, lalo na ikaw, Eman, mag-apprentice na lang kayo sa kanila. Mag-improve pa kayo. O, sige na, magpahinga na kayo. Eman, Eman, diretso sa bahay, huwag na tumambay. Psst! Sigat na sa atin si Balut eh. Alam mo sino magaling. Ang tambalero lang naman. Bukwa. Alam, tamba. Alam mo mula-simula sila yung number one dito sa barangay nyo, sabi. Tsaka hindi pa sila pumapalpak, di ba, Eman? Tamba nga lang yun. Sado kang bumibilib-gibalip panibasa, tanga ka eh. Disiswerte lang sila. Mas magaling kaya si Eman doon, may malas lang tayo. Magaling talaga ako kay Balut ah. Problema kayong dalawa eh.
May tayo na nga kayo, tatangan nyo pa. Buti pa yung itlog na yun, maasahan niya si Ben at Arari. Si Ben? Maasahan si Ben, eh man? Ano maasahan yun, bakla yun? Hindi naman nanalong sutukan sa akin yun eh. Sa babae nga, knockout eh. Si Ben ka pa kaya? Lucky punch nga lang yun eh. Lucky punch nga lang yun eh. Saka nilalagnat nga ako nun. Buti nga ako, hindi ako tumakbo katulad mo eh. Ikaw yung malas dito, kaya palpak tayo eh. Nasaan yung isaw ko? Ah? Ano yun? Natigda dalawa tapat tayo? Sino kumain na share ko? Ayan ha? Oh. Ano ganyan? Tingnan mo yung bunganga niya. Oh. Bunga niya kumain. Kaya niya lang. Alam gawin mo ka niyan eh. Kumain eh. Dapat palitan mo niyan eh. Nasawa na ako sa ganitong buhay. Isaw na lang, di pa tayo makabili oh. Ang mali sa ginagawa natin ah. Masipag naman tayo, mahold up ah. Maganda naman yung mga plano ko ah. Malas lang talaga tayo, man. Hindi. Hindi, sa palagay ko dapat makaisip na tayo ng bago eh. May naisip ako ah. May naisip akong plano. May naisip ako kay sila balot, hindi nila maisip to. Ah, magpapanggap tayo multo. Ah, okay? Magpapanggap tayo multo, tapos dapat yung costume dapat kumpleto. Pati dugo, pati yung mga puti-puti. Tapos, yun, tatakutin lang natin yung target. Tapos sa suot brand takot niya, sigurado kakaripas yun ng takbo. Oh. Teka, paano natin makukuha ang gamit nila kung kakaripas sila ng takbo man? Hindi, sa sobrang takot ng target, siyempre maninigas siya, tapos kukunin natin yung gamit at saka sa kakaripas ang takbo. Ganun. Gana pa ba yun, man? Hindi naman totoo yung multo. May naniniwala pa ba doon? Tanga ka ba? Totoo ang multo. Hindi ka ba nakakakita? Hindi pa. Pero kung makakita ako ng multo, hindi ako matatakot doon. Bakla lang ang maninigas sa titi. Sa multo. Mukhang malabo talagang gumanan. Eman ah. Huwag na lang kaya tayo maging hold up, Eman. Gago ka? Tatay ko'y pinakamagaling na hold upper sa kasaysayin ng barangay tapos yung kaisaysayin niyang anak, hindi mag-hold up? Hindi, anong kala mo? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Nakatamad ang pumunta dun sa meeting. Sartalo na naman tayo, panigurado. Oh, ito na pala yung dreams team eh. Number one na naman sila ni Balot, oh. Sa susunod na linggo, ha, dapat mas malaki pa nitong bigay ninyo. Huwag na kayong tatamad-tamad. Padalaman nyo namang na marami tayong kakumpetensya. Ah, boss. Sila, Eman, hindi mo pa nababanggit. Hindi, babawi na lang kami next week, onyo. Never pa nga kayo nakapagbigay. Alam mo, kung ako lang mas susunod, eh, tinanggal ko na kayo dito sa listahan. Matanggalin mo na, boss, oh. Hey, magantay lang kayo. Magantay kayo lahat. Sigurado, next week, number one na kami. Panginan nyo. Okay lang kahit nasa panghuli kayo. Basta hindi lang kayo zero dito sa listahan ko at matutuwa ninyong ama ninyo. Ano? Next week uli. Kayong tatlo, may iwan kayo dito. Nikoy! So si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nikoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. No? Si Nikoy, ang bagong miyembro ng grupo ninyo. Ha? Anong pinagsasabi mo, Tay? Eh, mukhang kailangan nyo na talaga ng bagong miyembro. Ilang taon na kayong hold-upper. Pero kahit kailan, hindi kayo umangat. Kahit pambili ng isa, wala kayo eh. Pero kapayin sa buong kasaysayan ng mga kriminal sa Barangay Usay, wala namang grupo nagkaroon ng apat na members. Never. Oo nga, Kapaeng. Isang grupo, apat na membro. Ano to, basketball? Basketball? Tang naman eh. Lalo kami pagtatawanan yan eh. O
Wala pa akong experience sa pang-hold up. Pero mabilis naman ako matuto eh. Tsaka nag-research na rin ako. Natutunan ko na maraming pwedeng gawin sa pang... Research, research! Wala silbi yung research mo sa kalsada. Kapeng, wala akong tiwala dito. Mga rich kid to eh. Umalik ka na sa library, doon mag-aaral research, research mo. Maganda nga yung may isang miyembro man sa inyo na may utak. Hindi kagaya ninyong tatlo, sabak ng sabak, hindi nag-iisip. Kapeng, ganun talaga pag mang-hold up, kailangan buwan loob mo. Ay, wala namang nagsiseryoso sa inyo na hin-hold up ninyo. Ginugulpi ka nga ng babae eh. Eh, mukhang di tatagal sa kalsada yan eh. Pabigat lang yan, dagdag pa sa atian. Wala naman daw kayong kinikita eh. Gago ka. Gusto mong pisiling ko yung bayag mo? Kaya hindi na namin kailangan na isa pa, membro. Nilalagdat nga na si Toto, kaya hindi kami 100%. Pagka humaysi, pakiramdam niya, arangkada na uli kami. Ano nga arangkada uli? Kailan ba kayo marangkada? Puro kayo kapalpakan eh. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, wala pang nangyayari sa karir mo eh. Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? Basta, isama ninyo si Nicole. Salamat po. Tingnan mo na. Kahit upuan sa bus, walang pangapat. Abnormal naman kasi talaga yung grupo na pati. Kaya na, lalo tayong mamalasin yan. Hoy, Nicole. Doon ka umupo sa likuran. Para kunyari, hindi mo kami kilala. Sige, sige. Anong gagawin natin dyan, Eman? Mukhang pabigat lang sa atin yan. Oo nga. Ito kasi sinasabi niya na pa-research-research ba? Woo! Mukhang wala namang alam yan eh. Mas mukha nga ang tanga kay Carlo yan eh. Ah, para kasi tanga mo. Mas tanga kaya kaysa sa akin. Mas tanga ka. Tanga. Tanggo ka eh. Tanga! Kay. Wala tayong magagawa. Puto si tatay yun eh. Basta tatay gawin, hayaan nyo sa sumunod sa atin. Susumunin yan. Naririnig ko kayo. Ilan? Tatlo. Ano to? Sabi nyo kanila, tatlo. Ayan, tatlo yan. Isang daan ang isa, tatlong daan lahat yan. Ha? Ano? Diyos, isang daan isa? Oo. Hindi naman kami bibili ng Diyos ah. Tsaka kalalami ko, Dr. K. Eh, wala na. Tinusok ko na yung straw eh. Saka, hindi ko na may babalik yan. Kailangan bayaran nyo yan. Kung hindi, tatawag ako ng polis. Gago pala ito, hindi ko pala sip-sip eh. Basta, barya-barya. Wala nga, kung dalang pera dito, diba? Wala din ako, Eman eh. Nicole, gusto mo sumali sa grupo namin, diba? Oo. Oh. 300 membership fee. Ha? Dali lang, 300! Meron ka ba? Oo, meron. Oo, ito. Ano yan, Eman? Membro na talaga siya ng grupo natin? Hindi ha. Kunwari lang yun. Buti lang tutuwa siya. Para! Uy! Hoy! Bili mo na oh. 500 lang. Nagaling stage yan. Bigay ng nanay ko. Na, bili mo na. Bago pa yan. Ilang beses ko palang nagagamit. Ilang beses palang nagamit? Bakit ang baho? Tanga, nung mabaho. Hihininga mo yung mabaho. Kasi kumakain ng tae. Hindi na lang. Nung hindi na lang. Ano na, 500 nga eh. Masalamat ko nga. Tainyo ko binibenta kung sa iba, 800 pa ang bili dito eh. Seto na lang. Bayaran ko na. Hindi nga, 500 nga. Ang kulit mo ah. Sige na, oh. Bili mo lang galing States yan. Galing States? Eh, local brand lang to, eh. Tingnan mo nga, oh. Made in Bulacan. Tangin na nyo, malis nga kayo dito. Mga wala kayo pera. Tangin na nyo. Man, kung sanang mamasamay nyo sabihin ko, ha? Di ba lumang diskarte na yung pagsindak? Tsaka yung mga paghablot ng sombrero sa bus, luma na yun, eh. Meron akong bagong plano. Bagong diskarte. Kikita tayo na malaki, sigurado ako. Higil ka nga. Manahimik ka dyan, wala kang alam eh. Wala lang yung practice lang yun.
niyo nabenta? Hindi, wala. Walang pera yung mga bata. Yung putang na. Patala, kinuha ko nila yung skateboard nila eh. Mang, gutom na ako. Kumain na muna muna tayo. Malalabas lang natin pagkain na agad nasa isip mo. Baka tayong kapera-pera. Anong pangkakain natin? Mangold out na lang kasi tayo ng computer shop. Computer shop eh. Wala nga pera doon. 5 pesos lang nga renta doon eh. Puro CCTV pa. Mga tol, sige na. Pagbigyan niyo ako. Isang diskarte lang. Sinabi na huwag kang magmarunong eh. Alam namin ginagawa namin, matagal na namin ginagawa to. Ganito na lang. Kung pumalpak yung plano ko, hindi ko na ipagpipilitan sarili ko. Tanggalin niyo ako sa grupo. Walang sabi-sabi. O sige. Sige, pagbibigyan kita isang beses lang ah. Pag nagkamali ka, pag pumalpak ka, wala ka na sa grupo namin. Hindi akong papaya. Anong ginagawa natin dito? Tayo dito mahuhulit ang madaming tao, baka mahuli tayo niyan. O kapag nagulpit ako, dami-dami tayo, nakakahiya. Tarantado si Nikoy eh. Alam niyo kasi, hindi na usap ang hold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ha? Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Bilin lang yun lang natin. Bilituhin. Alam mo, maganda pa yun. Safe. Walang masasaktan. Ano yung babae yun? Bukang maayos yun na target. Subukan ko? O sige. Pero pag pumalpak ka, huwag mo na kami kukulitin, ha? Tanda mo, wala na iba kukuha ang grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na membro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nuod kayo. Palagay ko, puro kagagawa lang sa sili ko, eh. Tinan mo, kakausapin niya yung babae para ipigay yung bag niya. O di, hindi hold up yun, limos yun. Palpak yan, tinan mo. May pinis, pustahan tayo. Ako sa tingin ko, magtatagumpay yan eh. Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na hold-upper. Halo, saan tayo sa kwenta o? Renta. Okay, kasa. Ginawa yun, ha? Pero kung ituturo mo sa akin yun, gagawin kita kanakamay ko. Ituturo mo sa akin mga nalalaman mo. Ituturo ko sa iyo mga nalalaman ko. Talaga? Oo. Ano ba nalalaman mo? Ah, malaki talaga potential itong batang. Malaki pera. Kinita ako dahil sa'yo. Renta? Ay, na mo. Paano mo nagawa yun, ha? Kung sa makinis mo mukha, matigas mo muscle, paano mo nalilang yung babae? Wala. Ano yun? Simpleng ano lang yon, hypnotism ang tawag. Walang violence, tsaka hindi kayo kailangan mabugbog. Ah, hypnotism, di putang galing talaga. Ba't ba ngayon lang kita nakilala, no? Maraming salamat sa inyo, ha. Alam nyo, pinapangako ko. Gagalingan ko pa. Siguro, isang linggo, number one tayo sa Barangay Husay. Ah, yan. Yan talaga ang gusto ko. Malamangan niya sila balot. Ano ba kwentuhin na balot? Balita ko, mas magaling daw yung kaya, no? Kapaing. Kalokohan. Si Kapaing pa rin ang pinakamagaling na kriminal sa Barangay Husay. Wala nang gagaling kaysa sa kanya. Mula noon, naroon ngayon. Hindi mo ba alam yun? Silang tatlo nila, ano, ni Mang Alex sa kaninong Jack. Tumitira ng bangko yan. Hindi pa nahuli yan. Mas isang beses. Eh, ba't doon yung kumakalat na mas magaling daw si Balot? Ay, alam mo ba yung kwento nung naglalakad na Santo Niño? Oh, yung sa simbahan ng Sampalok? Ah, oo. Yung umaalis sa gabi, tapos bumabalik na umagahan. Di ba naghihimala daw yun? Dinadayo yun, di ba kasi nakagamot? Ay, hindi totoo naglalakad mag-isa yun. Ninanakaw lang ng tatayong kapag ka nalalasing. Tapos sinusoli rin pagka nangihimasmasan. Dalawang dekada niyang ginagawa yun. Ni Misa, di siya nahuli. Ganun kagaling yung tatay ko. Kaya yung sinasabi mo, mas magaling si Balot. Tayo na, imposible yun.
Nagpapakita ang gilas ng kay tatay yun kasi wala sa sariling tatay. Ay na, palibasa, wala sa sariling tatay kaya nakikiagaw siya. Yun! Yan! Uy! Tara! Dito na! Sabi ni Tara, hindi kain to. Yan, dito. Tagal-tagal ako hindi kumain ng ganito eh. Tara, ano ba yun? Ah! Yan! Oh. Kayo muna, kayo muna. Ha? Man, si Kapaeng, ano ba bagong ginagawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako sinasama ni tatay sa mga trabaho niya. Mga sinasama lang nun yung mga nasa tuktok ng grupo. Kahit isa, wala kang alam? Wala nga. Alam mo, ano ko eh, para tayo mag-isip eh. Kailangan nga palitan yung mga diskarte ngayon. Meron ako naisip maganda plano. Wala pa nakakaisip nito. Kapalagi ko, ito na magiging solusyon para maka-hold up tayo ng marami. Papapagka tayo multo. Multo? Oo! Oh! Magbibilis tayo multo, tapos tatakutin natin yung mga biktima hanggang sa ibigay nila yung gamit sila. Oo. Oh. Napalagay mo? Ako nakaisip nun. Hindi ba masyadong hassle na yun? Siyempre, mahirap. Magbibilis pa tayo ng multo. Matagal yun eh. Marami pa namang ibang diskarte na pwede natin gawin, di ba? Kaya na, alak ko! Oh. Oh! Ay! Alak niyan! Kaya na! Oh! Yan, okay! Oh! Alam mo, Nikoy, matagal na namin pangarap na maging number one na hold-upper sa Barangay Husay. At ngayon kasama ka na namin, makakamit na namin yun. Natin! Ah, sorry. Natin. Natin. Kampay! 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 Buwan ka ang anakin! Ate, itong bayad ah, sobra na yan. Hiyaan mo na magpahinga yung mga kasama ko. Okay po, sir. Hello? Papunta na ako. Abot mo sa akin, bag mo. Hindi libre to, ha? May kapalit to. Oo, nabilisan mo. Baka makalatapay. Huy, mamaya, ha? Sige. Ba't ang tagal mo? Miss na kita. Dalo ba yung gamit ko? Thank you.
Uy. Ano yung problema? Di ba umipek yung ginawa natin kanina? Effective. Sobrang effective nga eh. Kaya lang sobrang taka talaga ng tatlong yun. Kahit sigurado sabihin ko may iniwala sila eh. Alam mo ba gusto nila magpanggap ng multo para makapang-hold up? Ganun sila katanga. Eh, ba't mo kasi pinapagtsagaan yung tatlong yun? Kailangan kong mahuli sa akto si Kapa eh, para mapakulong ko siya. Pag mapakulong ko siya, madadali yung promotion ko. Kaya kailangan kong tulungan yung tatlong yun para umangat yung grupo namin para mas magtiwala sa kanila si Kapaeng. Hindi ko alam kung paano kong gagawin yun. Uy! Tutulugan mo ako? Hindi. Nga pala, kailan mo ako matutulungan dun sa sinabi ko sa'yo? Amen. Yung sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera, di ba? Para mabayaran ko na si Bajaw. Ayaw kasi umabot pa dun sa punto na pupunta pa si Roy Bulag dun sa bahay ko para maningil. Ay, bakit nakikita mo? Bakit hindi ko minsan mga kliyente mo? Hindi nga kasi sapat. Nabibilog ko nga sila pero para sa ganong kalaking pera. Kasi manghihiram ng ganong kalaking pera eh. Eh, alam mo naman na sa akin na lang umaasong mga kapatid ko dun sa probinsya. Hindi ako papayag na maging tusin na sa pag-aaral. Tsaka nagpapagawa na rin ako ng bahay. Eh, laking gastos to. Up and down yun. Dahil mong problema. Buhay ko sa probinsya. Hindi mo ba kilala si Badjaw? Hindi nakakalimot yun ang utang. Nang papasundan niya ako kay Roy Bulag sa kung saan lupalop ng Pilipinas. Baka maglagay sa pangalan mga kapatid ko. Hello, Marga? Oy, Manglino, napatawag ka. Gusto ka sanang makausap ng kaibigan ko din eh. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Tungkol ho saan? Teka, paubos na yung load ko. Call back ha. Hello? Hello? Sino to? Ang kina naman, Manglino. Akala ko pa may papakausap ka sa'kin. Ah, ikaw pala, Marga. Teka. Hello, Marga? Yes po. Eh, meron ako dining item na ginto. Mukhang mamahalin. Kaya lang eh, hindi ko lang kung saan ko ibibenta. Ba't di na lang po ipasangla? Naku! Baka hindi kayang bayaran ng salari. Ang sabi ni Nino eh. Marami ka rin kilala dyan sa Maynila. Eh, baka naman pwede mo kami tulungan. Sige po subukan ko. Ano po ba item? Isisend ko na lang sa'yo sa FB. Pwede ba kitang iyan? Sige po. Oh, mukong. Hindi, hindi. Panglino. Hindi. Bilis, bilis. Umayos na kayo. Magtrabaho na tayo. Paano gagawin natin? Wala naman si Nikoy. Hindi. Basta gawin natin yung, ano, yung sinasabi niya, yung hypnotism. Ito! Kaya mo na. Bito ka rin sinusuka ko. Hypnotism? Gigi. Man. Oh, saan ka ba galing ah? Kanina ka pa namin nahanap, bigla-bigla ka nawawala eh. Sorry, nalasing kasi ako agad eh. Kaya sumakit talaga ulo ko. Sensya na. Si Toto. Ayun. Bata, naanto ka? Hindi ba ako? Naanto ka eh. Hindi nga eh. Humingin ka sa mata ko. Aantating ka.
aantokin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tingnan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Hoy! Ano ba di palpak? Nakala ko may effective yung hypnotism. Effective? Umepek sa'yo, di ba? Tinagago pa na tayo nito eh. Tangin na mukha akong tanga eh. Kung tinutukan ko, kuchilo yung bata na ko ay gamit niya. O baka nagulpi ka niya? Gusto mo sa akin kayo, bit mo? Ha? Yan, palpak na naman tayo. Akala ko lumala sa edyo na tayo eh. Ikaw ano, inuuto mo lang kami, no? Nakaskor pa tayo kagabi eh. Wala rin, inuubos din natin sa inuman. O ano ibibigay natin dilensya kay tatay? Teka, ba't naubos yung pera? E binayaran ko yung bago umalis. Ano yung nagbayad? E bigla kang ano, wala. Kaya yung pinang-hold up mo yun nung binayad namin. Pera ko ginamit ko, sobra-sobra pa nga eh. Hindi nga. Oo, binigo kay ate. Putang inang naman, putang na shit! Shit! Hypnotize niya kay Nicole lang gagana. Eh kasi gawapos eh. Pandito lang natin tatlo eh. Isang tingin pa lang, hindi naman magkakatiwalaan. Tama eh man, baka nga. Baka nga kaya ganun. Eh kanya nga, dapat gawin na natin yung pananakot. Yung magpapanggap tayong multo. Effective yun, sigurado ko. Man, baka mahirap ngayon yan. Maagap eh. Walang maniniwalang may multo sa umaga. Tanga! Eh, malamang sa gabi natin gagawin. Multo nga eh. Sigurado kayo sa gabi tayo lang, boss? Di ba delikado yan? Ma-hold up tayo niyan. My loves! Kanina pa kita hinihintay. Gutom ka ba? I can order pizza and wine if you want. Bilisan na lang natin, may lakad pa ako eh. Yes! Masarap ba? Sobra. Wala nang masasarap pa. Isa pa tayo. Hindi, okay na, huwag na. Time ka na yata eh. Hindi oh. Naka-open time ako. Hindi, okay na. Pero may masalam ako na baka magustuhan mo. Ano? Tite. Tangina mo. Kadiri ka. Hindi nga kasi seryoso ako. Hindi ako pumapatol sa tite. Kahit na gold na tite. O, akala mo ayaw mo sa tite. Alam mo ba kung kaninong tite ito? Hindi ito basta-basta titi ng kung sino-sino. Ito ang matagal nang nawawalang golden phallus. Uhit ito sa titi ni Dato Puti. Inialay niya ito sa dalagang pinakamamahal niya upang yayain niya magpakasal. Pero bago dumating ang araw ng kanilang kasal, inatake sila ng mga dayuhan. Namatay si Dato Puti sa pakikipaglaban at lumikas ang dalaga, dala-dala ang tanging iniwan sa kanya ng Dato. Dato
puti-puti pangalan niya. So pinangalanan siya sa suka? Binaunang dalaga ang Golden Phallus sa lupa at namatay siya nang walang pinagsasabihan kung saan niya ito inilibing. Teka, bakit ang dalala kung ililibing lang pala? Ano namang sense ang kwento mo eh. Sa ngayon, 10 million ang halaga nito. 10 million? Saan mo nakuha ang picture na to? Eh, sinendong kakilala kong magsisaka na hukay daw nila sa probinsya eh. Teka lang, 10 million? Oo. Pero quiet ka lang. Huwag mong sasabihin sa mga kakilala mo kung magkano ang totoong halaga nito. Bibilhin ko ito sa kanila ng 1 million at ibibenta ko ng 10 million. Huwag kang mag-alala. Bibilhin kita ng maraming mamahaling alahas. Teka lang, 10 million makukuha mo tapos bibigay mo lang sa akin alahas. Anong gusto mo? 1 million. 1 million? Grabe ka. Oh, grabe naman. Eh kung ibibenta mo naman pala ng 10 million, eh di may 9 million ka pa, di ba? Eh kung ayaw mo, eh di maghanap na lang ako ng bagong buyer. Hindi, sige. Sa'yo ng 1 million. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Makakarating ba sila sa isang araw? Sabihin ko. Yes! Mayaman na tayo, my loves! Mayaman na tayo! Hello? Yes. I will need 1 million pesos this Wednesday. Pakiready na lang. I will get it at 2 p.m. Thank you. Okay na po kay Seth? Oo. Anak na! Anong nangyari? Kuya, bakit tinatawag ka? Ayaw ko dyan, sir. Alayo ko dyan. Hindi ko naman tinamaan yan. Sila ulo ang puta. Kuya, huwag ka lang babangga! Nasiralo! Nay. Ah! Bahala ka. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Charon? Nay naman eh. Di ba bawal sa inyo yan? Naku! Oo nga pala, wala sa isip ko. Hindi pa kami pinapasweldo ng amo ko eh. Balikan na lang next week. Haling nene, kamusta? Blooming na blooming ah. Iba yung narinig ko eh. Balita ako, ang laki na natalo mo sa tongit yung isang araw. Baka naman pwedeng sabihin mo kay Bajaw, next week na lang ako magbabayad. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Nakita naman yung nanay ko, oh. Malubay yung lagay. Wala na nga ang pamili ng gamot. Nanay mo, masamang damo yan. Matagal pa yan. Ikaw, kapag hindi ka nakabayad kay Bajaw, baka mauna ka pa sa nanay mo. Next week na lang. Sige na, promise. Magbabayad ako. Bakit hindi ikaw mismo magsabi kay Bajaw? Total, kinukumbida ka naman niya sa talya. Ngayon? Ako hindi talaga pwede. Walang kasama nanay ko. Eh, kung gusto mo, pumunta ka kay Bajaw. Sasamahan ko na ng nanay mo. Akala ng karamihan ay kaya tinawag na bulag si Roy ay dahil bulag ang isang niyang mata. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tinawag ng bulag ay dahil binubulag niya ang mga hindi nakakabayad kay Bajaw. Hay, alis muna ako. Bye, Aling Nene. Naman, gutom na ako. Saan tayo kakain? Kakain? Ba't may pambili ka ng pagkain? Wala nga tayong kinita dahil palpak yung diskarte mo eh. Alam mo, dapat ginawa mo, nagpasagasa ka na ng tuluyan para mas makatotohanan pa. Ayos ah. Para nakaskor ka dun sa bata. Palpak din naman yung diskarte mo eh. Bata nga lang, hindi mo pa naloko eh.
Balik ako kayo, ha? Sakitan tiyan ko, eh. Ibaan nyo lang ako. Man, alisa tayo dito. Wala mo tayong pambili dito, eh. Saka rin din natin kumain. Tsaka mag-gusto ko kumain yun yung tinola. Yung marami sayote. Sayote? Di ba papaya nilalagay sa tinola? Papaya? Sa tinola? Kadiri ang diputa. Tango. Nilalagay lang ang sayote sa tinola kapag walang pambiling papaya. Bata pa ako, ganun ang ginagawa ni Mama. Eh, tanga pala ng mama mo, eh. Naglalagay ng prutas sa ulam niyo, eh. Nabat pa ako lasang mo pong yung dalawa para sa ipalpa. Hindi tayo makakain ng masal kasi wala tayo pera. Kailangan natin makaisip ng bago, yung di inaasahan ng tao. Yung wala pa nakakaisip, dapat nakakatakot. Ayun nyo kasi makinig sa akin, eh. Dapat gawin na natin yung plano ko, eh. Alin niya, magiging multo tayo? Oo. Oh. Bakit wala namang mawawala sa atin, eh? Wala namang gumagana, eh. Oh. Hi, Nicole. Oh, bakit? Sungit, di ba pwedeng mamiss yung tao? Sige na, tumatay ako eh. Bakit ba wala ka naman sa mood? Paano yung tatlong kasama ko, napakatanga talaga eh. Talagang wala akong mapapala eh. Alam mo, meron kong alam na makakatulong sa'yo. Ano yan? Naalala mo si Mr. Santos. Sa Miyerkules, may bibili niya siyang mamahaling item sa grupo ng magsasaka. Okay. Baka pwede niyong hold gabi ng grupo niyo. Sa inyo na lang yung pera, akin na lang yung item. Hoy, Marga. Baka nakakalimutan mo pulis ang kausap mo, ha? Malaman-laman kung kasabot ka sa mga ganyang racket. Pag nahuli ka, hindi ka sasaluhin. Eh, ikaw bahala. Sinusubukan ko lang naman makatulong. Isang million din yun eh. Malay mo yun yung makatulong para sa mission mo. O, paniloko mo. Gusto mo lang yung item. Ano ba yun? Sige na. Baka hinahanap na ako nung tatlong tangang kasama ko. Baka nung ginagawa. Sige na. Pasensya na, talagang sumakitsan ko eh. Pero ang dami kong nabawas eh. Gutom na ako. Tara, saan tayo kain? Wala nga ang pambili. Huwag kang magkalala, nakadiskarte naman yung Scarlo. Ayan o. Oh. Huwag kang magkalala, Nicoy. Huling araw na to ng pagiging pulubi natin. Bukas na bukas, kasi mo gusto kong kain, kakain tayo. Talaga, may plano ka? May naisip ako, kikita tayo ng malaki ngayong gabi. Na-replay ko lang nga eh. Na-imagine ko lang sa utak ko kung ano mangyayari. Gigigalan ba tayo? Ay, itong hold up na to, magiging pinakamalupit na hold up sa saksay ng hold up. Okay. Oh. Busog ako? Alam mo, nakakailang tasa ako ng kape sa isang araw. Dami. Kaya naman halos dalawang oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Sabihin mo, bakit hindi ako magbawas ng kape? Siguro, kasi gustong-gusto ko. Alam mo, sa totoo lang, ayoko talaga ng kape. Oo, tangin ang pait. Napupuyat ako hindi dahil sa sobrang pag-inom ko ng kape. Talagang,
sinosobrahan ko ang kape kasi ayokong makatulog. Kasi naman pag natutulog ako, nakikita ko yung mga taong pinatay ko o pinapatay ko. Nakikita ko sila sa aking panaginip. Nakikita ko silang kumabangon sila sa hukay. Inaagnas ang kanilang mga balat. Naglalaway sila na parang mga asong ulo na handa akong sagpangin. Lahat sila nakapaligid sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit saan ako tumakbo, kitang-kita ko sila, nakapaligid sila sa akin. Diba, Jao? Kung huwag na lang kaya kayo pumatay. Uy, huwag kang mag-alala. Kita papatayin. Ayoko nang dagdagan yung mga taong kaaway ko sa panaginip ko. Pinabubulag ko na lang kay Roy yung mga taong may atraso sa akin. Anyway, pera ko. Ayun lang ha. Badyaw, ihingi sana ako ng palugit eh. Naman. Nung nanghiram ka sa akin ng perang, sabi mo, kailangan mo kasi nasa ospital nanay mo, ipapagamot mo. Ako naman, pinahiram kita kaagad. Ngayon nabalitaan ko, pinangsugal mo lang. Tapos ngayon, ihingi-hingi ka ng palugit. Isang linggo lang, promise. Eh, ano nga bang magagawa ko kung wala kang pambaya, di ba? Sol! Teka! Magkakaroon naman lang ang pera ang ako! Tatoblay ko yung bayad! Ano? Tatoblay ko yung bayad! Triple! Triplein mo ang bayad. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng utang mo, ipadudukot ko yung dalawang mata mo kay Roy. At pati na rin yung mata ng nanay mo. Pero yung sa nanay mo, isa lang muna. Kasi gusto kong makita niya kung paano ka nahihirapan. Liwanag! Sabi yung gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Masyadong isipin yun. Bawi na lang tayo next time. Ito kasi si Carlo eh. At tingin mo, sinunggaban yung bata para hindi nakatakbo. Eh, ang hirap yan makakita dito sa costume ko. Ikaw ba't di mo hinabol? Paano ko habaulin?
Saan ka nakakita ng white lady na tumatakbo? Yaw ka na. Naman? Ayaw ka na. Tigilan natin to. Ano ibig mong sabihin? Naman. 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 Sarap pa. Relax lang. Ang dami mong lamig sa balikat. Stress yan. Peng. To, Cholo. Napasyal ka. Kumusta nanay mo? Ayun o. Nanay ko pa rin. Eh, Kapeng. Kailangan ko sana ng tulong niyo. Bukas sasamahan ko yung amo ko sa banko. Mag-withdraw ko kami. Tapos sadal namin sa warehouse. Meron sa kikitain doon. Meron sa bibili na item. Okay. Kailangan ko hong hold upin niyo kami bago kami mag-rating yung warehouse. Mabahabang bayan mo yun, kaya run kayo ang oras para makasend mo. 50-50 tayo. Magkano ba wi-withdrawin ang amo mo? 1,000,000. Kailan yan? Itawan mo yan. Ikaw naman. Magpakita ka naman ng konting respeto sa babae, hindi naman siguro tatakbo yan. Di ba, Marga? Pera ko. Ala pa ba, Joey? Alam mo naman siguro ginagawa ko sa taong hindi niya kababayad ng utang sa tamang oras, di ba? Baka pwede mo naman akong bigyan ng palugit pa, Chow. Sana susunod na linggo, promise. Promise, promise. Puro na lang kayo promise. Lagi na lang kayo ganyan. Vlog. Meron akong impormasyon. Saglit. Meron akong impormasyon na siguradong magiging interesado ka. Okay. Anong impormasyon? May alam akong isang bentahan na magaganap bukas ng hapon. May isang grupo ng mga magsasaka na magbebenta ng isang item sa kaibigan kong negosyante. Anong item? Rebulto siya ng titing tapi puti. Tingin mo talaga magiging interesado ako sa titi ni Dato Puti? Sige na. Bulag. 10,000,000 halagaan niya! Andali, andali. 10,000,000? Oo. Oh. Ang tawag nila sa item na to ay Golden Talos. Gawa ito sa purong ginto. Pero 1,000,000 lang ibibigay nung kaibigan ko sa mga magsasaka kasi hindi naman talaga nila alam yung tunay na presyo eh. Gusto ko ng porsyento. Yung mata mo yung porsyento. Sabi mo sa akin yung impormasyon. Hindi ko kukunin yung mata mo. Kahit 5%? Zero. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pagkatapos quits tayo. Pero huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan, maliwanag. So, saan? Anong oras? Bukas. Alas 2, yung medyo ng hapon dun sa lumang warehouse na isang panok. Salamat.
bulag. Tawagin mo si Balot. Man! Man, tara, isaw tayo, man! Eh, man! Eman! 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 Magpahinga ka na muna ngayon, ha? Huwag ka nang lumabas. Masyadong mainit. Pag nagutom ka, may pagkain doon sa baba. Alis lang muna ako. May trabaho kami ni Onyok. Hindi na ako nag-iyos. Sabi kasi ni Eman, sama daw sa kalusugan yan eh. Arteng liputa, alam mo nanay. Nangyari na ba ito dati? Biglang umayo si Eman. Kaya nga, hindi ako makapaniwala eh. Kahit pinagtatawanan kami dito, kahit na lagi kaming palpak. Never na sumuko yan si Eman. Si Carlo, si puta, duwag yun eh. Wala naman talaga sa puso nun yung pagiging old upper. Pero si Eman, best friend ko niya, maliit pa lang kami. Siya ang pinakadeterminadong taong kilala ko. Kayod lang yun ang kayod para maging kagaya ng tatay niya. Yung talagang pangarap ni Eman. Ang may pagmalaki siya ni Kapay. Man! Eman! 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 Man! Man, meron akong racket para sa atin. Meron kasi nagbigay sa akin ng impormasyon. Meron daw negosyante makikipagkita sa grupo na magsasaka para bumili ng isang item. 1,000,000 agad ang kikitain natin. Pwede natin silang hold upin. Ano? Gawin na natin. Tsaka kayang-kaya natin yun. Negosyante lang yun. Tsaka mga magsasaka. Diba? Man. Ano naman? Meron akong kilalang isang singer na taga Quezon City. Lagi siyang pinagtatawanan kasi boses kiki siya eh. Lahat ng singing contest sa sinalihan niya sa mga barangay, lagi siyang natatalo. Kasi nga, kakaiba yung boses niya. Nagtatawanan siya ng mga tao. Pero alam mo, hindi niya sumuko. Patuloy pa rin siyang nagpursige. Kasi ang gusto lang naman niya, maging napakagaling na singer. At ginamit niya yung kakaiba niyang boses para makilala siya sa sarili niyang style. At ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakamagaling na singer sa kasaysayan ng Pilipinas. Si L.A. Lopez. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang pugad. Nadanas kong lungkot, nang kita'y aking iwan, na di pa dinaras ng sino man. Ako ay na
Kailan ba yung racket na yan? Yun? Mamaya, sa Sampaloc, man. Big time to. Sigurado pag nakuha natin to, number one agad. 1,000,000, one time, big time lang. Oh, sige, sige. Pero putahan muna natin sila Toto tsaka si Carlo, ah. Kasi, palagay ko, kailangan kong mag-sorry sa kanila, eh. Hindi na kailangan. Makinig kayo, ha? Ito plano natin. Easy money! Tayo to, di ba? Oh. Ano to? Ay, huwag ko chinilas, Minnie, ah. Ano? Game na? Ayaw ko mga magsasaka. Tangan ng mga MP ito, eh. Ayan ang sabi sa akin, eh. Man, masama ako tungkol dito. Uwi na tayo. Balikado to, eh. Tara na. Papa. Andito na tayo yung kapag mababaklang. Tsaka hindi ako papayag na pumalbaklang naman tayo. Ito na tamang pagkakataon para patunayan natin ng mga tunay tayong hultatid. Narinig mo ba yung kwento ni Boy Bastos? Iba. Isang gabi, si Boy Bastos pumasok sa kwarto ng nanay niya. Tapos makita niyo yung nanay niya nakahubo at nakabuka ka. Tapos tanong niya dun sa nanay niya, Nay, ano po yung nasa gitna ng hita mo? Sige na, napaisip yung nanay niya. Ayaw niya mamadubihin yung isip ni Boy Bastos, eh. Sabi ng nanay, ito, iho. Kung ito, sugat. Sabi ni Boy Bastos. Tang ilang sugat yan, no? Sakto pa sa puke. Ilang sugat yan, sakto pa na. Saan ba natin titirahin to? Doon na, sa warehouse. Oh! Kala ko, usapan niyo ni Cholo bago dumating ng warehouse. Isipin mo, pag sa warehouse natin sila tinira, makukuha natin yung pera, makukuha pa natin yung item. Doble ang kita natin. Ibang dala? Meron! Karet? Ayun lang. Ready kayo. Ikaw, boss, Mr. Santos? Ako nga. Teka, di ba sila balot dyan? Anong nagawa niyan dito? Eh, paano kung makakasiguro na ikaw nga si Mr. Santos? Nasaan ang pera? Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. Pakita mo yung pera. Anin? Ayos. Ano yung item? Mami.
paano, maging ingat kayo ah. Maraming hold-outer dito sa Maynila. Salamat. Manuwi na lang tayo. Manuwi, andito na tayo. Hanggap na bakla. Eh, halimutan na natin yung atin. Buli na lang natin yung mga magsasaka tutal lang sa kanila naman yung mga pera. Antay lang tayong tempo. Hindi, hindi pwede. Kailangan ko yung item. Yun yung pangako ko sa kausap ko eh. Kanya yung item. Eh, nung gusto mong gawin ko, kailangan kayo balutan, diba? Wala na tayong magagawa doon. Pero na lang, sundan niyo yung mga magsasaka. Ako, susundan ko si Balot. Gagawin mo sa kanila, hold-upin mo si Balot, tanga. Hindi, bahala na, titsempo ko. Eh, sigurado naman ako ang punta lang sa kuweba eh. Kailangan ko lamang unahan sila. Sige, sige. Malayo pa ba, Cholo? Ah, sir? Labit na po. Pagdindangan. Oh, tinga, tinga. Huwag yan. Oh. Ano kaya sa palagay mo bibili nila? Drugs? Palagay ko, hindi. Hindi naman mukhang adik itong amo ni Cholo. Mukhang ang pastor eh. Paano kung drugs ka? Oh, eh, pag ganun, yung pera lang ang kukunin natin. Ayoko sa drugs. Masama yun. Oh, malayo na to. May pambahay mo tayo dito. Ma'am? Magbong problema ayun dito. Bibilis tayo nila kailang magpala. Marga. Sinetap tayo ni Marga. Ano gagawin natin, man? Sumuli na pag-usapan. Oh, tangina! Sabi ko na nga ba eh! Hindi na magkakatuloy ng pupupli yan! Maniwabro mo, pare! Alam ko kung saan nakatirang puta na yan! Babalatan ko siya ng buhay at bubudburan ko ng atin! Hanggang siya sasabihin niya kung niya tayo ang pera natin! Sandali! Sige, tara. Mano, tayo mo kami, ah. Sinipot. So, paano ngayon? Back to original plan na lang. Okay,
ba yung mga baril? Paan nyo rito? Pakiabot ng bag. Ang tagal! Thank you! Marga, sir. No, this can't be. There must be another explanation. Sir, baka nakakalimutan mo. Criminal si Marga. Isipin mo, sir. Sinet up ka niya. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Talagang yan! Subukan ko sana kayong palaan eh. Nalaman sana ako. Pakialam. Magmaneho ka. Sige po, saan po tayo? Kay Marga! Diyan sa second plot. Huwag ka mag-alala, kare. Makukuha natin ang pera natin. Tos.
nga. Balik na kami sa kuweba. Punta mo na lang kami doon. Nasaan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Malis. Eh, si Bulag? Malis din. Uy, teka, teka. Saan punta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Anong oras umalis? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw nga. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Sige, sige. Abangan na lang namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Ang kinakoy! Anong bahala! Tangin na ano nangyayari. Hello, Badyaw. May problema tayo. Nandito si Sapaeng. Mukhang walang balak ibigay sa'yo ni Balot ang item. Si Paeng? Oh, may bisita pala tayo ah.
Jow! Anong may paglilingkod ko sa'yo? Kumusta, Paeng? Miss na bisa. San galing? Trabaho? Ay, hindi! Namasyal lang kami ni Onyok sa mall. Retired na ako. Anong trabaho? Ito naman. Hindi nang alam ko eh, pero iba dinig ko. Yung baren, ibigay niyo sa'kin. Ops, ops! Dahan-dahan. Onyok yung bag. Ibato mo rin. Ibato mo dito. Yan! Nasaan yung titi? Ano? Ano titi? Yung golden talos. Kung ano man tawag mo doon yung item! Talos! Ano yun? Bulag. Kunin mo yung bag. Kayo dalawa! Upo! Wala sa inyo ang titi. Wala ko nga. Ano titi? Wala ko nga sa sinasabi mo. Di bale, hintayin natin si Balot mamaya. Bulag, talihan yan. Yaman ang talo. Tangina. Excited na ako ihampas yung pera sa mukha nila, Balot. Ay, tangina. Yung Balot na yan, sinasabi ko siya pag... Sasabi ko sa inyo. Saan ba tayo? Ba't dito tayo dumaan? Teka, nakuha ba nila ni Kuy yung item? Sigurado yun. Kahit si Balut pa yung putangin na magmagaling si ni Kuy. Oo. Nakikita ko nga yung sarili ko sa kanya eh. Ah. Hindi dahil sa kanya hindi natin magagawa tong racket na to. Tama, tama. Dab. Nasaan na yun? Ang alin? Yung bag ng pera. Nawawala. May kumura. Isip mo pa yun. Eh, puro peking pera na po nun. Pero huwag kang madali naman ako. Dadalhin tayo ni Marga kung nasaan ang pera. Ali! Baya! Oo, oo, oo. Saglit, tigil dito. Dito niyo makukuha yung pera, pati na rin yung rebuto ng Golden Palace. Pakulanin ako, sige na, please. Hindi kita makakawalan at hindi ko nakikita ang pera ko. Nakuha mo na 1,000,000, no? Di uwi mo na. Wala na mga awat sa'yo. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko, titi. I mean, yung golden talos, yung item na titi. Ano ba
yan talaga? Hindi ko alam eh. Palos-palos. Wala kaming alam. Alam mo, paeng, akala mo talaga mas matalino ka sa akin eh, no? Akala mo may isahan mo ako. Maimig ka na lang dyan. Tayo na nangyari. Ito na ba yung anak mong kulang-kulang, ha, paeng? Laki na. La! Yaman! Kapare, anong bag natin, oh? Una. Huwag kayo maingay. Vlog, ito na yung bag. Akin na yung bag. Tok. Yung play money, oh. Bulay, isoli mo to sa kanila. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold up-an. Madyaw, tama na yan. Talagang alamat ang katangahan ninyo. Ang ala ko, kwento-kwento lang. Totoo pa na. Tama na yan, Madyaw. Saan mo pinaglihin ng asawa mo yung anak mo, ha, paeng? Ah, anong droga pa pinagtitira noon nung pinagbubuntis niya yan? Siguro, pinagli sa droga, ano? Badyaw! Utang ina mo, badyaw! Siguraduhin mo, hindi ako makakalabas ng buhay dito. Kundi ako mismo ang papatay sa'yo! Utang ina mo! Yun. Ito na pala yung pinakahihintay nating lahat eh, no? May dala ng ginto. Ano? Akala nyo talaga mas matalino kayo sa akin, ano? Anong ibig sabihin nito, Badyaw? Tigil ka na. Bukay ka na eh, maang-maangang ka pa. Tinarantado mo ako! Tinarantado nyo akong lahat. Badyaw! Ako wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Tumigil ka, paeng! Tumigil ka! Badyaw! Huwag kang bubunot! Ibaba mo yung baril mo! Ikaw! Ibibigay mo ba sa akin yung item o pasasabugin ko ang bungo na tatay-tatayan mo sa harap mo? Sa ngayong gabi, ha? Ano to? Wow, mali. Lakas din naman ng loob mo, bata, no? Ikaw na bagitong pulis laban sa aming mga kriminal sa loob ng barangay Usay. Kabinet ka pa ng galing, ha? Hindi ako kriminal, ha? Isa ka pa, tumahimik ka! Babaan yung mga pari niyo! Arestado kayo! Sang namuli ko, eh! Rider ka! Kala ko ba, dikits mo kami? Naglaruan mo lang puso ko! Tinira mo ako patalikod! Ikoy! Babaan yung mga pari niyo! Thank you.
Proud ako sa iyo, anak. Proud ako sa iyo. Totoo yung lagi kong sinasabi sa iyo. Na iba ka sa lahat. Angat ka sa kanila dahil ikaw, anak, kaysa-isa kong anak. Pero please, huwag ka nang magpapanggap na multo pag nag-hold up ka 2018 na wala nang matatakot sa multo, anak. Pero maganda yung ideya mo. Dahil kakaiba at ikaw lang ang nakaisip. Pero ang importante, anak, huwag mo kalilimutan. Ang kasangkapang pinaka-importante sa pang-hold up, takot. Kailangan yung mga hinuhulap mo natatakot sa iyo. Nak, may regalo ako sa iyo. Kunin mo na lang dun sa sasakyan. Malalaman mo kung ano yun kasi sinurag ko yung pangalan mo. Nak, patawarin mo ako kung nagkulang ako sa iyo, ha? Gusto ko lang magkaroon ka ng sariling pangalan bilang magaling na hold up pero hindi laging nakakulong sa kanino ko. Maganda yung ginagawa mo. Hindi mo iniiwan sa ere ang mga kaibigan mo kahit mga tanga sila. Pero ikaw na hindi ka tanga. Alam ko magiging magaling kang hold upper. Mas magaling pa kesa sa... kesa... Eman, I'm sorry. Umalis ka na, hindi ko eh. Baka buta ka pa na ibang grupo dito, hindi ka makalabas sa buhay dito. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita kahit kailan, ha? Kapayang dapat to. Sa'yo na lang eh. Kung may bahala kayong balikan si Bajaw, huwag kayong matakot. Hindi niya kayo papatayin. Hindi niya kaya. Sobrahan niya ata ng panonood ng pelikula. Akala niya magiging zombie lahat ng pinapatay niya. Pabalikan siya. Kilala mo?
Swerte pa rin ni Kapayeng, no? Kahit sa hukay, pinamahan pa rin siya ng dalawang tapat sa kanya. Saan yung ibang grupo? Baka natatakot eh, man. Alam mo naman, mahinig pa. Sinikoy. Anong ginagawa mo dito? Ha? Huwag kang magalala. Wala na si Tatay. Buwag na lahat ang grupo sa Barangay Husay. Hindi na rin kami magkikriminal. Tsaka mukhang... mukhang na-promote ka na naman. Ano pa kailangan mo sa amin? Gusto ko na magpaalam na maayos. Eh man, di ko gusto nangyari. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang tatay mo. Ang harap ko lang na maging magaling na pulis eh. Nakuha mo na yung gusto mo. Na-promote ka na. Malis ka na. Yaan mo muna kami magluksa. Sana hindi na mag-us mga landas natin. Sana nga. Paalam, Eman. Relo ko. Ha? Nikoy! Ingat ka. Gawin natin, eh, man. Hindi na tayo mga hold up. Ba't ba't tayo mga hold up? Marami man naman tayong pera. Ay, sino ba nagsabi sa inyo titigil tayo sa pang-hold up? Ikaw, sinabi mo kay Nikoy kanina. Okay lang din. Tanggapin natin na wala talaga tayong pag-asang maging hold up. Eh. Ako, mag-apply na lang akong call center. Hindi totoo yun, Carlo. Sinabi ko lang yun kasi pulis si Nikoy eh. Alam ka naman sabihin ko, na-hold-upper pa rin tayo. Oh. Hindi tayo titigil. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng Barangay Husay. Pagpapatuloy natin yung sinimulan ng tatay ko. Pinaghirapan niya yun eh. Bubuoyin natin yung organisasyon, tas tayo magiging leader. Hindi man, kung anong gusto mo, doon ako. Alam mo naman yun eh. Okay sana kung si Badyaw ang hold upin natin. Yun, naganahan ako. Hindi po, tao rin. May plano ako.